All right, it's closing time. It's end of the day. Time is 3:43 a.m. Wala pa rin ipapakita ng magandang senyales ng ating VSA strategy. Volume spread analysis. I mean, volume spread analysis. Tama. Okay, hinahanap natin ito. Volume. Habang yung ano, yung spread dito maliit lang. Okay, again, ito malapit na naman sa resistance. So, let's tingin-tingin tayo. Okay, no volume. No volume. Sa volume muna ako tumitingin. Ito may volume tong ating BMY. Grabe, umakit pa siya ng 49.05. Nabenta ko yan ng 48.63. 48.44. Ganun talaga guys, hindi natin masasagad yan. COUR, no volume, no volume, no volume. Ito may volume, ENB. Masyadong mababa pa eh. Kasi dating volume, nasa times 3 or times 5. The higher the volume, the better. Kasi meron siyang momentum. Tsaka kailangan yung price natin above EMA 21. Tingnan dito tayo sa ating 30-minute time frame. Ito ang lalim ng dinip, no? Ang lalim ng dinip. At paliit siya. However, the volume is too small. It's 3:46. 14 minutes left. Wala pa tayo nabibili. Kaya ito kailangan medyo mabilisan tayo dito guys. Ito mukhang pwede. Kaso nasa resistance. Mami, mauntog na naman tayo. Di ba nilagay na sa rule natin na pag sa resistance, hindi tayo bibili. Kita nyo ito. Bumili ka resistance, boom, baba. Tumama sa resistance, boom, baba. Ito, resistance na naman. Unless mag-breakout siya dito, saka tayo bibili. Learn from our mistake. Watch this video to remind you yung 8 learnings last week para hindi natin maulit this week. Ang volume ang onte. Kasi lahat sila iniisip din lang na kung nasa resistance, di tayo bibili. Ababa! Ababa! Ibe-breakout sa resistance, ha? Gusto kong mangyari, ha? Sige, break mo yan. Pag binrake mo yan or nag-gap up ka, sige, bibili ako. Pero yan, pang ano to eh, pang entice eh. Uy, nag-breakout na. Pero yung volume ang onte. Okay, so, tingnan natin bukas yan ha. Kung anong kaganapan dyan. Kung magpupush yan. At for me, mukhang it's a trap. Resistance. Ito okay to. Kaso walang volume. Ito mukhang okay din. Kaso ang hina ng volume, pahina. Oh. Ito, nag-breakout. Nag-breakout with volume. Yung volume niya, times 2 lang. Ng volume. Guys, it's 3:49. 11 minutes left. Wala pa tayo nabibili. Oh my God, guys. Isang mula tayo dito sa taas. AMH. Ito above, ano, ARMK. Above, ano, resistance. Kaso walang volume. ASTS, walang volume. Okay, BMY. BMY, umaariba eh. Umaariba ka pa nalaglag. Kaso, ang layo niya na sa ano eh. Sa EMA 21, ito nag-breakout sa ginuhit natin. With volume, malayo sa resistance, mukhang pwede. Grabe, 350. Mukhang pwede. Sige, CPB, ENB. Kasi yung candle niya, ang tamlay. Oh. Kahapon, nung bumili ako sa stocks, ano, last 5 minutes. Eh. Ito, maganda. Kaso, ang laki nung candlestick. Guys, ang goal natin maging consistent. Hindi tayo pachamba-chamba. Kaya, ito, nag-breakout sa resistance. Above 21. Volume above average. Yun, no? Totoo ba yan? Yung sinasabi ko. Tama, nag-breakout siya, di ba? Nag-breakout siya. Nag-breakout. Hindi ko rin, ibig sabihin, ganyan, no? Ibig sabihin ng ganyan. Guys, pakitype mga sa comment kung ibig sabihin ng ganyan. Ba't ang haba ng candle? Why is that? Okay, 7 minutes left. Okay, ang ano na rin, CPB. Baka muli, CPB. RK, ito malupit eh. Yun. Na-reject siya. Umangat, pero na-reject. Gusto ba natin yan? Hindi. Kasi dumalaking candle, reject siya dito.
BMI, kita niya guys, oh, nakaka-sell off na sila. Oh. Kaya yung volume natin bumababa. CPB po ang pinakamukhang pwede. NB. Okay, bigla tayo na ng CPB. Bullish engulfing with volume. Oh my goodness, 1 minute left. Alright, guys, 46 seconds left. Come on. Alam, we're out of time. Time, guys. Pwede ba ba yan? Well, that's it, pansit. Okay, so, let's put some markings here. Para makita natin yung kung tama yung mga napili natin. Ito, nasa resistance. So, most likely, this will go down. Ito, may volume, nauntog, reject, ASTS. Pwede umakyat kaso mahina lang. So, tingin ko ito, sideways. AU, BSA, kaso masyadong malaking candle. BTR, nasa resistance. It will go down. BMY. Na ang liit ng volume sideways. CPB, ito tataas ito. Bakit? Kayo ba guys, bumili ba kayo na ito? Layo, nasa ano? Ayan, nasa support ito. Pang, 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 pang. Pinrake out niya yung support. Resistance turn support. Kasi iba natin ito. Down to. Kasi may ano siya eh. May upper week. Though maliit lang naman. Tapos din ito, walang upper week. Ito, upper week. Boom, baba. So, ENB. May selling pressure. Ito, bullish engulfing. Yung pinush niya, may tail siya oh. May shadow with high volume. Volume niya is 61280 times 3. Okay, below ano pa siya no, EMA 21, pero papunta na siya doon. Ito rin ugali niya oh. Malayo naman siya sa EMA pero umangat pa rin siya. Ito malayo sa EMA. Malayo sa EMA pero umangat siya. So, pwede mangyari. Okay, mamaya na tayo titingin sa news kung anong catalyst niyan. But, FE, pababa. Kasi ang dami rejection, nare-reject sa resistance. Kahit malakas yung volume niya, eh, malakas yung resistance. So, let's see. FLR, mahina yung volume. So, sideways. FYBR. Mukhang okay. Laki ng volume, oh. Imagine yung volume times 7. Kaso malapit sa resistance. Hindi ko siya masyado kilala. Uh-huh. But, judging by the... Ano siya, maliit yung spread niya. Malaki yung volume. Nasa ibabaw ng 21 MA. So, wala naman siya sa resistance. So, tingnan natin kung anong ganap. Okay, ito naman, pabalik siya sa resistance, mag-retrace. Yung volume niya, sakto lang. Yun ang kalakihan, kaya hindi ako sure dito. Hindi malinaw. So, sa akin, tingin ko, pwede naman siya umangat. Pero, yun lang nga, hindi nga ako. Meron ako agam-agam dahil nga, onti lang ng volume. Hindi convinced. Tapos, ito mga to, ultra high, oh. Mga volume, eh. Ilan to? Times 5. Diba? Kaya,
HMY, ang layo sa ano eh, sa 21 AMA. Mas volume niya, twice lang, mga average. Pwede bumabapat. Ang ganda yung itsa dito sa 21 MA. Kim. Kim ko Realty. Oh, may Realty pala yung motor ko. Okay, ito. Nasa resistance. Yan, untog. Taas yung volume. Kahit yung totoong resistance, malayo pa. Pero ito, untog siya na untog eh. Nung nag-breakout, dumire-diretso sa resistance, ay naging support. Okay. Tinagos. Untog. So, chain decision eh. Okay. Kimco, Kimi Dora, mukhang pwede oh. Sa gitna, volume niya, mga times 2, mukhang VSA naman siya, bullish engulfing. Bam. NEM, ito, mukhang maganda to. Ano siya, oh, nag-retrace sa resistance. Ito, nag-retrace siya dito, tumugos ng onte, umangat. Nag-retrace, baka aangat siya. Volume niya is times 2 lang. Tsaka medyo malaki itong candlestick na ito eh. Pero since nasa resistance siya, na turn support, malaki yung upside niya. Oh. R2 ang layo. So, let's see. Magandang gap up to bukas. Okay. Plus, meron ako nito. Bumili ako niyan. Okay. Oh, hi. Omega Healthcare Investors. Mukha itong sideways. Okay, may volume. Kaso, upper week. Sign of bearish. Aside from being red, ah. On. Unti lang yan, no? Volume. Pero, ito, VSA. Pwede naman. Kaya lang konti lang yung aking conviction dyan. Dahil, unti lang ng volume. Eh, minsan nangyayari din naman talaga. Kahit konti yung volume, bumubulusok naman siya. So, let's see. Ito nga, nasa ano siya? Nasa resistance, turn support. So, tignan natin kung matibay itong support na ito. On. Eh, yata sa patos. Payo, ganda. Kaso, yung konti ng volume. Pero, tatanungin ako, ano ito, up yung bias ko dyan, up. Price will go up. PPL, nasa resistance with volume. Up din ito.
nagsisi ako, bakit ko siya binili? Dahil volume niya ay 2.5. Ito RKT. Bumulusok, reject. So, ano yung ibig sabihin nun? Diba? Reject eh. Haba ng upper week mo. Hindi ka umubra. Mukha kang okay, pero hindi pala. Ito din, reject. So, guys, yun nga yung candlestick. Ano din eh. Telltale sign eh. Ng ano nangyari ng mga oras na yan. And eh, kung himayin natin yan sa 1 minute, makikita natin kung ano nangyari. So, a sign of rejection yan. Nangyari na, ayun nga, pag, again guys, itong trading, no, para itong basketball, hindi po kahit alam nyo na na mag-shoot kayo, papraktisin nyo kung makakashoot talaga kayo. Layup, pinapractice yun. Iba crossover, pinapractice yun. So, hindi pa pwedeng alam mo lang, okay na. Ito, ano mo, okay, kaso unti ng volume. So, pwede naman, pwede yan. Mga itong aangat. Kaso, conviction ko malambot. Parang ano. Okay, stag. Ito pwede rin. Dahil mukhang pwede. Mukhang pwede. Kaso nga, may upper weak. Sign of weakness yun eh. So, kung siguro wala kang ibang choices, pwede ko nang bilhin yan, pagtsagaan. Up naman yung aking, ano yan, bias. Ito, nag-up up. With high volume. Nakabili ba ako niya ito? Kasi may upper week. Ba't ito may upper week? Umangat. Ito nga, lower. May shadow, pero mababa. Okay. So, yun nga guys, probability. Ito lang, may upper week, pero umangat. Diba? Bullish engulfing pa. So, well. Sige, ano to? Price will go up. Save natin. Okay, VSTO, last two. Kaya resistance, baba yan. Tsaka yan na may upper week. And WMB, Williams Cost. Ayan, Cost Cosmetics. Times 3, kaso below EMA, kaya alright. So guys, that's our ano EOD trades end of the day.
So I hope may natutunan kayo, no, na minsan talaga last 5 minutes yung bilihan eh, kasi hanggat di nagbibigay na magandang sign, eh ano, hindi tayo bibili. Okay, eh late na sila palabas eh, kung mga una-una pa lang bibili na tayo, kaya lang late. Nakita mo naman yung last minute to volume niya, no? Oh, hindi siya 15:30, mga sa next video natin hihimayin natin yan. Okay, siguro bukas. Okay, so guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Eh, pwede nyo review itong video natin na to para ma-familiarize kayo kung saan kayo bibili, kung tataas ba siya, bababa. Yung probability ng pagtaas o pagbaba. Ayan, para matutunan natin. Okay. Again, ika nga ni Tito Vlogs, KKBB, kanya-kanyang bili at benta. So, dito advisory. Pawang sharing lang ng aking trades. And I hope na may natutunan tayo. And don't forget to click the like and subscribe if you haven't already. Hindi ko na-gets na lang, haven't already. Oh, anyway, so may the prophets be with you and have a great day. See you later tonight. Bye.